よー Welcome to my throne! What's up mga boy? Nandito kami ngayon sa Fuji Q Highland. Ito ay located sa Yamanashi, Japan. Siyempre, pag pumunta kayo dito, i-Google map nyo na lang. So tara, samahan nyo kami. Pasok na tayo sa Konoha Village. Tadadada. Napakalaki namang entrada nyan. Ang laki talaga ng entrance eh. Kasi, alam nyo yun, Lady Tsunade agad. Kita nyo yung mga statwa na pwede kayo magpa-picture. Mapapansin ko lang sa mga statwa, talagang average height nilang ginagawa nila para pag nagpa-picture ka, parang sakto lang. Siyempre maraming may favorite dito, ang tactician ng Konoha. Pero mas malapit talaga yung tatay niyan, yung ginawang modem yung mga ninja. So right after ng entrance, meron silang mga games dyan na pwede ka manalo ng mga collectibles, mga stuffed toys. Sobrang fan ka talaga ng Naruto, pwede mo i-try yung 4D experience nila rito. Na uupo ka, tapos parang nandun ka talaga sa video. At 800 yen yung entrance fee, pero pag may free pass ka, 500 yen na lang. Actually, hindi talaga ito yung pinakamalaking Konoha Village dito sa Japan. Parang isang part lang kasi ito ng Fuji Q Highland. Pero pag ni-like and subscribe nyo itong page natin, pupuntahan natin yung sa Osaka. Yun talagang napakalaking Konoha Village. So, itong papasukan natin ngayon yung exhibit room dito sa Konoha Village. May kita natin dyan yung history ng Naruto at yung iba't ibang characters. Free pass lang to, kaya makakapasok kami dito. Pero kung wala kang free pass, kailangan mo magbayad ng 800 yen para makapasok. So, dahil free, tara na, huwag na natin patagalin. Pasok na tayo, tara samahan nyo kami. So, may mga ilang rules sila dito sa pagtitake ng videos at photos. Hi. It's gonna take a picture. We bought the movie theater, and that's the last part next to the picture. So dun pala sa mga free pass, kagaya nitong sa exhibit, kinuhanan kami nung parang, ano ba yun, parang biometric sa mukha. Tapos yan yung parang pinaka-ticket namin sa lahat ng mga rides, mga exhibit, makakapasok na kami ng libre. Yung nakikita natin sa wall, kilala nyo naman yan, ang mga pinakasikat na karakter sa Naruto. Ayan, sa ibang village, sa Sand, ito yung mga naging Hokage sa Konoha, yung mga bata pa sila, ang Akatsuki. Kayo ba mga boy, sino mang favorite character nyo sa Naruto? Comment nyo naman dyan sa baba at tsaka sabihin nyo, ba't nyo favorite yung karakter na yun? So nandito tayo ngayon sa office ng mga Hokage, kilala nyo naman yan, si Hashirama. Boy Awa. Ayan, si Boy Kill All. Ito, si Boy Tanda. Ito, hindi na tumanda. At syempre, ang current Hokage. Hokage! What? So, eto pala yung mga mata ng mga Uchiha. From the left, yun yung kay Madara. Yung gitna kay Shisui, yung best friend ni Itachi. Tapos yung kanan, yung kay Obito. Tapos yung isang mata niya, di ba binigay niya kay Kakashi. Tapos yung kay ano, Sasuke. Yung sore eyes lang yata yan. Naruto quiz! O kung Naruto fan ka talaga, bakit wala na nakaupo dyan? 5, 4, 3, 2, 1. Itanong natin kay Itachi. Wiped out! So, itatry natin ngayon kumain dito sa Ichiraku Ramen Shop. Ito yung shop na inspired sa Naruto anime na palaging kinakainan ni Naruto. Ang palaging kinakain ni Naruto na ramen ay pork miso ramen. So, yun yung itatry natin ngayon. Tara! Ito nga pala yung date ko ngayong araw. Ay, ito pala. So, kakain tayo ngayon katabi natin si Hinata. Ang meaning niyang kanji na yan ay medicine. So, in order ko yung ramen na kinakain ni Naruto, ang miso pork ramen. Papakita ko sa inyo yung ingredients. Ayan, syempre, merong pork, merong parang spring onions. Tapos, ayang nakikita nyong white. Yan, chopstickin ko.
itong white na may pink, yan ay tinatawag na Naruto. Yan yung nasa pisngin ni Naruto pag nakita niyo yung picture niya ng bata. So habang inubos ko yung ramen, pag-usapan naman natin yung schedule ng Fuji-Q. Nagsastart siya ng 9 at natatapos siya ng 8. So kung umaga ka dadating ay obliged ka na one day pass yung i-avail na 6,200 yen. Pero kung tanghali ka na dadating, kahit yung afternoon pass na lang, discounted siya ng 2,000 yen, so 4,200 yen lang babayara mo. Kung dadating ka rin na nakasasakyan, magbabayad ka ng parking fee na 2,000 yen pero only na yon hanggang matapos na yung buong araw na schedule. At pwede ka namang hindi bumili ng pass, kung papasok ka lang ron at tatambay, okay lang din. Kaya lang may mga lugar na hindi ka pwedeng puntahan at syempre lahat ng rides hindi mo pwedeng sakyan. Pero kung may credit card ka, maganda i-check mo na rin yung sa mga ticketing website dahil discounted siya at syempre makakakuha ka ng points. So about pala dito sa ramen, normal lang yung lasa niya, hindi siya ganun kasarap, hindi rin siya ganun kapangit, sakto lang. O tinatawag na sa Japanese, bimyo. Not good, not bad. Pero napansin ko lang dun sa noodles niya, hindi talaga siya ganun kasarap dahil very ordinary nga lang talaga siya. Pero okay na tayo dyan dahil nakakain na tayo sa Naruto themed Ichiraku Ramen Miso Pork Ramen. Siyempre bago tayo magtapos, subukan muna natin si My Labs. So nandito na tayo ngayon sa souvenir shop sa Konoha Village. Gaya ng sinabi ko, hindi nga ganun kalaki yung shop pero pwede na rin dahil kung gusto mo bilhin ng t-shirt, ng shuriken, ng keychain, ng magnet, ng figurine, ng laruan, lahat yan makikita nyo naman dito. Isa pala sa mga gusto ko sa Japan, hindi sila rip-off. Kahit nasa amusement park ka, average pa rin yung mga prices nila, so makakabili ka talaga ng souvenir na gusto mo. So yun lang mga boy, maraming salamat sa panonood ninyo at kung gusto nyo gumawa pa ako ng mga gantong video, i-like at subscribe nyo ang page natin. At kung hindi nyo naman nagustuhan itong video na to, alam nyo na. Omae wa mou shindeiru.